Ababi. So hello guys. Nandito na naman kami ngayon. Papunta kami pagalak-galak dahil maganda ang klima. Maganda ang klima, may oo, araw pero may araw pero sobrang lamig. Oo, oo. So nandito na naman yung isa naming kaibigan. Wah, nanggaling sa Rigo. Si Miss hindi mahilig sa apaka dirty. Si Miss hindi mahilig sa apaka dirty. Gibisita mo niya. Yeah. Mm-hmm. Gibisita niya kami sa ama. Di di punggal. Oo. Sila ngayon pa niyong pila ka lawa diri ya. Bago may makagod din sa amuha. 30 minutes ako naglangoy. Nagulat siya. Nandiyan ka na. Kasi sabi ko 10:24. Oo. Nagulat 10, ako. Sabi niya 10:24 ang dating. Pagkatok nga. Yeah. Yun yung pagsamog. Oo. Sabi ko 9:30 ako alis ng bahay. 10:24. Tapos 10. Nandiyan na ako. Ano, hindi, wala pa nga, parang wala pa ngayon. Oh. Hindi, nakababa na kasi ako noon. Ah, okay. Ako, kaya, yeah. Kaya so, pala. I traveled 20 minutes from the yeah house from Rigo to Madurai. Oh, that's perfect. So, we are already here in Canada, so that's why we need to speak English, right? Yeah. Yeah, I know that. Of course. Of course. But we are here in Quebec, yeah, so we need to speak French. Bonjour. Bonjour. Parlez français. Parlez français. En français. En français. Amo ni mga kabuhi. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. So, where are going now? So, pupunta kami sa Pinoy store dahil nag-represent yung isa naming kasama na magluluto daw siya ng pancit palabok. Ay, hindi ko alam kung ano yun. Pancit palabok. Pancit, ano daw? Ba't ka kumuha ng yelo? Kakita mo ani? Kalantaw mo ani? Din mi, ganyan ni, makita na namo ni sa freezer sa una. Kaya una na din ni sa gilid-gilid. Oo. So, you are here from, you came from Cebu? Oo. And siya naman sa... I came from Capiz. Capiz, Iloilo, and... Yeah. Negros, we are the same Ilonggo. Ah, hindi po Ilonggo. Nagkakaintindihan lang kami. Nagkaintindi ni sa Isaya. Sa Ilonggo, gidya. Oo. Balaan pa. So, anong masasabi nyo na nandito na kayo ngayon sa Canada? What's different? Oh, different. Kasi rin, nahigini din eh. Kaya di maniimuhang balwarte. Yeah. So, masaya ba kayo na nakapunta na rin kayo dito? Siyempre. Dito ni Lord eh. Yes. Pangarap ang Canada. Oo. Balong. Oo. So, imo paninggila-kilakan sa una. Oo. Sa Canada mo sa render ka. Sa Canada, pag-abot, dito mapuli. Kaya sa Pinas, yeah. So, ang mga experience, pwede mo lahat. Excited ka kung magsili. Pag sinabi mo na, uy, Canada, wow, sana all may Canada. Pero, ang pagdating dito, expectation versus reality. Reality. Yes. Anak, mangin na. Basta OFW ka. Oo. So, di ba Canada? Anak, yun. Pero mas swerte pa rin tayo dito sa Canada compared sa mga Middle East, di ba? Yeah. It's a beautiful place, you know, the snow, kaya... panami. On, ganyan sa snow, puti-puti. Oo, pero minsan, aba ka? Aba ka? Dirty like this one? Dirty, ganyan. Aba ka dirty. Kaya... Dami-dami ang snow, it's really beautiful, pero doon hindi, kaya magwaya sa balay yan. Nami itulog. Naitulog? Hindi natag sa mag-extend na gani, 5 minutes ka da, nag-alarm na ikaw, pero Diyos ko. Mga togi mo. Ga-extend pa kag 5 minutes tulog, kay nami itulog ya. Matulog ka na lang whole day sa kalamigon niya. Mm-hmm. Hindi gani uso din, maligo ka da adlaw. Oo, ako hindi pa ako naligo. Hindi naliligo. Ako hindi pa ako nakaligo. Experience na natabo di salmon. Mm-hmm. Right na ni muskin, grabe. Oo, hindi man niya makaano yung snow, maka-preserve man sa imong lagwaya. Tapos maligo ka ba lang, lamig lamig. Hindi ka na magligo, bas na lang ako maligo, liwata. Oo. Tapos pag-init mo ang ulo, sus. Kaya kaka ka lang sa gawa sa balay. Oo. Pag mainit ulo mo, ayan oh. Labas ka lang dyan, bugsok mo pala sa snow daw ang gatumpo, kaya ambot lang. Bugnawan ka gida yun. Oo. Alilan, tali ako. Na, vlog pa mo, may sila kaya, bugguan, tadi ka ron.
gamit kayo ang adlaw no, pero tingnan niyo guys, ang gawas mo sa ilong. Magwa ka tuloy mo sipon mo. hindi mo alam kung ano ba, sa taas mainit, sa baba malamig. Pero at least di nga mo kung maputi. Maputi rin, maputi rin magkalimot tao. Tagsapua, gisunggo. Masunggo sa ga. Masunggo ko tag sa... No, first week ko. Oo. Diba pag magwa ka? Oo. Tuli mo si po. And then, sometimes you gonna sneeze. Oh, there's a blood. Wow, there's a blood. Apaka-arty. Yeah, grabe. Kukulbaan ko sa tuya. May pag... Diba si po sa... Tapos first time mo, tapos nagsinga ka lang. May dugo yay mo nga, ano, sa tissue. Ay, hindi na ako nagsinga. Ako, gisa mo muna. Pag ano, kasi ako sinig. Kasi naman na pag hindi mo, ano, habala, dumugo na yung ilong mo. Dahil sa ano, no, sa lamig. Ng sa lamig lang pala. So, anong masasabi nyo sa mga nangangarap din na makarating dito sa Canada? Pursue it, guys. But, you know, don't expect too much sa Canada. Pero kung pangarap mo, go for it. Yeah. Uh-huh. At saka okay na rin nakapag-bayadera kami ng mga kautangan. Yun lang kasi isa sa mga ganda. Nakabayad ka sa utay. Pero pag ikaw may maganda ng ano, may maganda ng business sa Pilipinas, may negosyo ka na, wag mo nang pangarapin pumunta dito, i-manage mo na lang. Kasi diba, English lang, most of Filipino, taray. Hindi, iba kasi, nagbibinta ng ari-arian. May sasakyan na iba, ibibinta para makarating ng Canada, mag-enroll ng student. Pagdating dito, mahirapan kayo. Kaya kung katulad yan, may bahay na kayo, maganda na, may business na, wag, i-continue na lang. Honestly speaking, sobrang hirap. Sobrang hirap. Pero katulad sa amin na walang-wala sa Pinas, yes. Yan, katulad sa amin, pag ikaw talaga walang-wala ka sa Pinas, mahirap ka, wala kang ano, dami kang utang loan, pangarapin mo talaga makapunta rito para may pangbayad tayo. Hmm. Yan. Yun ang mga ang dalawang advantage at saka disadvantage pag dito ka. Siling food garden na ila sa English. Iigit ko ako na mag-grow sa, as a person kung daalangig ka sa imong comfort zone. Yeah. Kailangan mo move job ka. Dili ni mo sala nga mamatay ka nga ano pobre nga ipanganak ka nga pobre, yes. Pero sala na ni mo kung mamatay ka nga pobre. Mauna ang reality sa pinabuhi. Kung nga ang kanganay movement eh, syempre kinahalan ka mo gawas si mo comfort zone. Tanong nila sa amin dito, bakit daw namin iniwan yung mga anak namin sa Pilipinas. Yeah, pagdating namin dito, what? What? Kids? You left in the Philippines? Yes, for what? Give them a better future. So, what can you say about Canada? Dalawang mata? Ay, hindi pala. Dito na tayo. Bakasit. Oo. So, baka lang tapansit, isa ka oras na nilakat. Naka-full gear pa ba? Oo. Okay, ganyan na magbakal kay layo. What if kung maglabay lang hagbasura, hinahalan pa damo kaya isuluto niya. Actually, pupunta kami sa Pinoy Store kasi magluto lang kami pansit. Ah, hindi ito pong goal niya. Mabakal ka lang to. Yung suka pero damo na kami yung mga anik-anik yung mga gipag-imuhimu. Ano-ano na lang. Kaya lagi kayo maglabay ka o basura na aragawa sa imong putahan. Maglalasay mo sa iyo mo ang puntahan. So, Diyos ko, kinahalan pa nimo magano bago ka mong gawa sa balayan. Oo. Eh kung hindi, yeah, wala na. Nangatog na ka. Mas kahit pa ka sa scooter na kayo mo nakita. Yeah. Dito sa amin lugar kami lang galakad sa side mo. Mga ito sa grocery. Oo. Ano? Kaya ano talaga? Siyempre, dalaga po natin natong culture dere. Oo nga, mamugno ka ba? Amo na, manggita nga, gamay gabi eh. Oo, pag nakasalubong tayo ng mga tao, papansinin, lalo na siyempre, hindi natin ito baluwarte. Maging mabait tayo dito, guys. Maalay mo, makakilala tayo dito ng milyonaryo. Oo. Uy, ano yan, cherry ba yan? Masarap na eh. Hindi ba lang. Cherry yan. Cherry. Oh, there's also a park.
Mm-hmm. Ay, oo nga, may parking dito. Tapos liko tayo, di ba? Kanain mo makita sa movie mo. O, dyan na ang naong diri sa Canada. Oo. Kanang mga balay sa movie, nga makita nung mga kama. Nami, oo, oh, oh, may yung movie caramel, movie oh. Chocolate. Mama, adyan na din eh. Makaagi ka ganit diri o balay nga makaanak ka. Mura ka nasak ng gureng nga salida. Maganda ng bahay nila dito. Oo, pero nami...